Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, October 26, 2024. At latest update sa Bagyong Christine at paparating na Bagyong Preleon. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, ang Bagyong Christine nga ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kahapon ng alas 2 ng hapon habang napanatili nito ang lakas nito. Huli nga itong namataan sa layong 535 kilometers west ng Bacnotan, La Union, taglay ang lakas ng hangin na umabot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umabot sa 115 kilometers per hour, kumikilos pa west-southwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan nga na magkakaroon ng looping ang Severe Tropical Storm Trami na dating si Bagyong Christine sa may West Philippine Sea. Kaya naman hindi inaalis ang posibilidad na pumasok ulit ito ng Philippine Area of Responsibility. Nakadepende sa bagyo na nasa silangan ng Philippine Area of Responsibility at ng iba pang weather system ang senaryo na ito. Ang posibleng pag-U-turn ng Severe Tropical Storm Trami ay hindi nangangahulugan na ito ay muling tatama sa Luzon. Dahil sa paglayo nga nitong Severe Tropical Storm Trami, ang ating bansa ay wala nang nakataas na anumang tropical cyclone wind signal number sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, itong Tropical Storm Congrey naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay huli namang namataan sa layong 1,980 kilometers east ng Central Luzon o 1,780 kilometers east ng Southeastern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umabot sa 80 kilometers per hour, kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan itong papasok ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Kung sakaling pumasok na nga ito ng Philippine Area of Responsibility, papangalanan ito ng pag-asa na Bagyong Leon. Si Bagyong Congrey nga ay may posibilidad na lumakas bilang isang severe tropical storm sa Linggo at maging isang typhoon pagsapit naman ng Lunes, habang ito ay kikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran, tapos Kanluran bago mag-recurve o lumihis patungong Hilaga sa Philippine Sea. Bagamat nasa kasalukuyang track nito ang kalayuan mula sa kalupaan ng ating bansa. Maaring maapektuhan pa rin ang extreme northern Luzon sa pamamagitan ng outer rain bands ng bagyo, lalo na kung mas mapapalapit ito sa pagliko nito. Bukod dito, ang Bagyong Congrey ay maaring magpalakas sa southwesterly wind flow na posibleng magdulot ng pag-ulan at epekto sa mga kanlurang bahagi ng Timog Luzon, Visayas at Mindanao. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa po ang magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng pag-asa. Dahil nga sa pinagsamang epekto nitong southwesterly wind flow at di Bagyong Trami o dating si Bagyong Christine, ay asahan pa rin ang moderate to heavy rain sa Palawan, Western Visayas, Negros Occidental, Southern portion of Negros Oriental at Zamboanga Peninsula. Asahan rin ang pagbugso ng hangin ngayong araw sa Palawan, Romblon, Western Visayas, Negros Island Region, Siquijor, Bohol, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas pa rin na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, Northern Coast of Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Lubang Islands, Eastern Coast of Cagayan, Isabela, Quezon, kabilang ang Pulilio Islands, Metro Manila, Bulacan, Mainland Occidental Mindoro, Northern Coast of Palawan, kabilang ang Kalamian, Cuyo, Cagayan-Silio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Burias Island, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Southwestern Coast of Negros Oriental. Payo ng pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mga isda sa mga nasabing seaboards.
dahil inaasahan yung maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe, everyone.